Hello mga peeps, welcome na naman sa ating video. So makikita nyo, may umaandar na sasakyan at may naririnig kayong medyo maingay. Pansin nyo yun, hindi normal na ingay yun. Galing yan dyan sa panbed. Ngayon pag pinatakbo mo yan nang malakas, ito ang maririnig mo. Yan. So, naririnig natin 'yon dahil sa maluwag na 'yung fan belt. Yan, galing yan sa alternator. So, mawawala lang 'yang tunog na 'yan kapag inadjustan natin. So, kung hindi mo a-adjustan, maririnig mo lang lagi ang ingay na yan. Yan. So, kung hindi mo a-adjustan, ang pangit pakinggan. So, pwedeng ma-damage pa yung belt mo pag sobrang luwag at saka sa alternator pagkatagalan. So, ang gagawin lang natin, a-adjustan lang natin. Saka madali lang yan kasi may dalawang at dyan lang tayo mag-a-adjust. So, ipapakita namin mamaya kung paano tanggalin yung ingay, yung tunog. Okay. Yan. So, makakapag-adjust lang tayo nyan ng safe kapag nakapatay yung makina. So, kung mapapansin nyo, try nyo pindutin yan. Ang lambot. Malambot siya. So, natural na iingay siya. Okay. Yan, okay. So, ang number, ang kailangan lang natin, number 12 na close or open type na wrench. So, dalawa yan. Isa, dalawa. So, ito, pantanggal ng lock dito, tsaka ito naman, pang-adjust, patras yung alternator para hihigpit ito. So, okay. So, luluwagan muna natin yung lock niya. So, number 12 yan na wrench. So ang ikot niyan, ang ikot niyan laging counterclockwise para yan lumuwag. Yan. 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 Okay. So kaysa naman magpunta pa kayo sa shop, sisingilin pa kayo sa labor, at saka pag hindi ka marunong, talagang tatagain ka sa presyo. Yan. So, habang niluluwagan pa ng partner natin, so mga basic reminders lang. So, pag mainit yung makina, magsuot ka ng gloves na o mahaba yung manggas para hindi mapaso yung kamay mo. Gumamit ka ng tamang tools. Huwag yung pa-vice grip lang o pliers. Madadamage mo pa yung nut. Malulustred pa yung nut niya. So, isa pa, yung paghigpit niya is, well, hindi masyadong tisado o hindi masyadong matigas. Kasi pag sobrang tigas naman, madadamage mo yung belt o kaya madadamage yung bearing niya kasi may bearing dyan na umiikot yan. Yung sakto lang na hindi na siya iingay pag paandar mo.
So naluwagan na natin yung doon sa kabila. Dito naman tayo. Yan, pahigpit naman clockwise. Yan. Tapos dahan-dahan pindutin mo rin yung belt kung medyo humihigpit ba o lumuluwag. Baka kasi baliktad yung thread ng screw, ng adjuster. So mapapansin nyo, nilagyan ko ng marking dito. Yan, line. So sign yan na para mabilis nyo makita at para mabilis malaman kung umaatras ba o umaabante yung belt sa pag-adjust mo. So ngayon, pwede mong subukan kung saan papunta. Okay. Sige. So doon ka lang magbabase sa guhit na yun. Yan. So sabi ko nga, ganito lang naman kasimple mag-adjust. Pupunta ka sa mga shop. Sigurado maraming mga sasakyan din ang nagpapagawa. Madedelay ka pa. Maabala pa yung mga lakad mo. So ikaw na lang mag-adjust. Simple lang naman eh. Yan. Basta alam mo lang kung saan yung alternator. Yan. Sa mga may belt to ha. Kasi yung iba chain na yung iba eh. Tsaka mga band na lang. Baka sobrang ito. Yan. So subukan mo kung matigas ba o malambot pa rin. Yan, so medyo may ginalaw na konti, umatras na siya konti. Kita niyo naman yung linyang nilagay ko diyan. Yung line diyan. So matras na yung may bolt. So pipindutin mo rin, medyo sakto lang na may play siya. Yan, sige. Panda rin natin. Subukan natin. So siguraduhin niyo rin na mahigpit na yung mga bolt. Yung lock niya. Yan. So lagi nyo lang tatandaan na kung ano yung niluwagan nyo, pahigpitan nyo pahigpitan nyo rin. Mahirap na, mas delikado yun kasi mas makasira yung sa makina. Okay, sige, subukan natin kung tutunog pa ba. Okay yan, kung maririnig nyo, dire-diretso na, wala nang ingay yung belt. Yan. Di tulad kanina na maingay. Okay. So, ganun lang. Nawala na yung ingay nung makina. So, sa mga kapatid natin na hindi pa nakapag-subscribe, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share. So stay safe.